Kayo po ba ay nakakaranas ng pagnipis ng buhok? Nagwo-worry ka ba dahil dito? Pwede ba itong maiwasan? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang mga buhok sa iba't ibang parte ng ating katawan ay may kanya-kanyang functions. Halimbawa po, ang ating pilik mata ay nakakatulong sa pagprotekta mula sa mga alikabok at ibang foreign bodies. Ang ating naman pong kilay ay tumutulong para huwag pumatak ang ating pawis sa ating mata. Ang ating pong buhok sa ilong, ito ay nagsisilbing natural air filters upang maiwasan po yung mga dumi na makapasok sa ating baga or lungs. Pero hindi po ba, sa lahat ng buhok sa ating katawan, pinagtutuunan natin ng pansin ang ating scalp hair o ang ating buhok sa ulo. Ang ating scalp hair ay marami pong functions. Ito ay nagsisilbing blanket or kumot ng ating ulo to keep us warm. At the same time po ay pre-protection nang tayo nito mula sa masamang UV light or radiation mula sa sikat ng araw. Ang ating buhok po sa ulo ay nagbibigay din ng proteksyon sa ating bungo or skull mula sa trauma. Bukod pa po rito, ang scalp hair ay nakakaapekto din sa self-confidence ng isang tao, hindi po ba? Kaya naman talagang madami sa ating mga Pilipino ang handang gumastos po ng extra para mapanatili itong healthy at maganda, lalo na sa mga babae. Subalit minsan kahit anong gawin po natin para mapanatili ang ganda ng ating buhok, may mga bagay na hindi natin makokontrol. Tulad ng nararanasan ng ibang tao, ang panlalagas ng buhok, pagkakalbo, or alopecia sa medical English term. May iba't ibang uri po ng alopecia. Merong pagkakalbo ng sanhi sa autoimmune disease. Ito po yung tinatawag na alopecia areata, kung saan inaatake po ng inyong immunity yung hair follicles, kung saan tutubo ang buhok. Pero ang pinaka-common type po ng alopecia or hair loss ay yun pong tinatawag na androgenetic alopecia. Ano po ba itong sinasabing androgenetic alopecia? Well, ang atin pong katawan ay nagmamanufacture ng iba't ibang klaseng hormones. At isa po dito ay yung tinatawag nating androgen hormones. Ang androgen hormones po ay tumutulong para pumasok ang ating katawan sa tinatawag na puberty stage, kung saan ang ating katawan ay magkakaroon na ng kakayanang mag-reproduce. Ang puberty po ay panahon kung saan nagmamature ang ating reproductive system. Tandaan po na ang puberty, kalimitan sa mga babae, ito po ay nangyayari kapag between 9 to 13 years of age. Ito po yung nagkakaroon na ng buwa ng dalaw ang mga babae o regla. Sa mga lalaki naman po, ang puberty nila usually nangyayari po ito kapag between 12 to 14 years of age na sila. At characterized po ito sa ng ejaculation or naglalabas na sila ng sperm. Sa mga lalaki po, itong androgen hormones ay naproproduce sa kanilang testicles or bayag. At sa mga babae naman po, ito ay naproproduce ng kanilang ovaries. Ang atin pong adrenal glands na nasa itaas lang ng ating kidneys ay nagproproduce din ng androgens. Ang nangyayari po sa mga taong may tinatawag na androgenetic alopecia, meron po silang genes na tinatawag na androgen receptors na masyadong sensitibo dito sa mga androgen hormones. Ito po ay magre-resulta sa pagliit ng hair follicles, kaya't mas maninipis at maikling buhok ang tutubo mula sa kanila. Hanggang sa eventually po ay hindi mag-grow ang buhok sa apektadong bahagi ng inyong anit. Ang androgenetic alopecia po, ito ay tinatawag din na male or female pattern baldness. Sa mga lalaki po, ito ay nag-recreate ng M-shaped pattern na usually po ay nagre-recede or tumataas yung kanilang hairline. Sa mga babae naman po, ang buhok ay numinipis all over the head, pero rarely po bihira sila totaling nakakalbo. Ngayon, ang tanong po natin ay ano ang mga risk factors ng androgenetic alopecia or male or female pattern baldness? May ilan pong risk factors? Ano po? Una na po dyan yung genetics.
Dito po sa androgenetic alopecia, nagkakaroon po ng variation doon sa tinatawag na androgen receptors. At ang nagiging epekto po nito, nag-shrink or lumiliit yung hair follicles. Kaya mas manipis na buhok ang tutubo dito. Hanggang eventually ay hindi na talaga tumubo ang buhok. Ang pinaka-sensitive po na hair follicles sa mga androgen hormones ay yung located sa unahan at tuktok ng anit. Pero yung nasa side at likod, hindi po sila ganoon ka-sensitive. Kung may close relative po kayo na may male or female pattern baldness, ay malaki po ang chance na ma-experience nyo din ito. Ang sunod po nating risk factor ay kapag po kayo ay 30 years old na, usually 30% ang risk ninyo. Pwede po kayong makaranas ng pagnipis ng buhok. At kapag 50 years old na naman po, 50% ang chance po na makaranas sila ng androgenetic alopecia. Pero pagtungtong po ng 70, ang chance na ma-experience nito ay tumataas up to 80%. Sa mga babae naman po, usually ay mararanasan nila itong female pattern loss pagkatapos ng kanilang menopause. Race. Mas marami pong Caucasian ang nakakaranas ng androgenetic alopecia compared sa atin ng mga Asians at Africans. Ang ika-apat po na risk factor ay ang pagkakaroon ng certain medical conditions, katulad po ng mga sakit sa puso. Ano po? Kasi ayon sa pag-aaral, napansin nila na yung mga taong nakakaranas ng androgenetic alopecia, may ilan po sa kanila na may sakit na coronary artery disease, prostate cancer, o kaya po sa mga babae naman, yung tinatawag na polycystic ovary syndrome. Although hindi po ibig sabihin ito na siguradong magkakasakit ng ganitong karamdaman ng isang taong nakakaranas ng male or female pattern baldness. Hindi po naman yun sigurado. Ano po yun ay risk factors lang. Makakabuti pa rin po sa mga taong maagang nakakaranas ng ganitong kondisyon, ng pagkakalbo or pagnipis ng buhok, ang pagkakaroon ng regular medical check-up sa inyong doktor para po ma-screen kayo lagi at para ma-establish ang maagang gamutan kung kinakailangan. Paano ba maiiwasan ang androgenetic alopecia? Maiiwasan nga po ba ito? Well, ayon po sa mga eksperto, ano po, kung ang sanhi ng inyong pagnipis ng buhok ay dahil sa inyong genes, hindi po ito maiiwasan. Dagdag pa po riyan, ay may ilang risk factors po na hindi natin kayang baguhin. Katulad po ng ano, ng edad, tsaka ng race. Pero good news po, gayon pa man, may mga maaari naman tayong gawin para at least ay matulungan natin ang ating sarili para mapabagal ito at maiwasan ang ilang bagay na pwede pong makadagdag sa ating risk para numipis ang ating buhok. Aside nga po dito sa may genetic cause na ito ng androgenetic alopecia. Kasi iba po pong cause ng panlalagas ng buhok, pagnipis ng buhok, ay stress at nutritional deficiency. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain na may sapat na protein or proteina, mayaman sa iron, at ganun din po ang pag-manage ng ating stress ay pwedeng makatulong. Mahalaga din ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa vitamins A, B, C, at D at mineral na selenium at zinc. May ilang pag-aaral din na nagli-link sa paninigarilyo po, ano po, or smoking sa pagkakaroon ng tinatawag na androgenetic alopecia. Kasi po ang paninigarilyo, ito ay nagiging sanhi ng mas kakaunting pagdaloy ng dugo sa inyong hair follicles. Nagkakos din po ito ng DNA damage at inflammation. Makakatulong rin sa pag-iwas sa sobrang panlalagas ng buhok ang pag-iwas po sa sobrang higpit na pagtatali ng buhok, pag-iwas sa sobrang init na hair tools gaya po ng mga hair blowers natin tsaka yung mga hair iron. At maganda din po na mas gumamit tayo ng mga gentle hair shampoo. Iwasin din po natin gumamit ng mga straightening treatments at hair dyes or pangkulay sa buhok. Kasi po ang mga ito ay pwedeng mag-contain ng ammonia or peroxide na maaaring makapagpahina sa ating buhok. Siguraduhin din pong makikipag-ugnayan kayo sa inyong dermatologist para sa tama at wastong gamutan.
Pag-usapan naman po natin ang mga gamot para sa male or female pattern baldness. Well, hindi nyo na po kailangan ng gamot kung kayo naman ay komportable sa inyong nararanasang pagnipis ng buhok or pagkakalbo. Ngunit kung ito ay nagdudulot po sa inyo ng anxiety at naapektuhan nito ang inyong self-confidence, maaari po kayong pumunta sa inyong doktor at ang inyong doktor ay pwedeng mag-prescribe ng mga sumusunod na gamot. Ang una pong gamot ay ang tinatag na minoxidil. Ito po ay solution or liquid po ito na ina-apply sa anit or scalp. Nakakatulong po ito para mapabagal ang hair loss. Sa ibang lalaki po, ito ay nakakatulong para sumibol ang kanilang buhok. Pero tandaan po ha, kapag itinigil nyo na po ang paggamit nito, ay babalik ulit ang pagnipis ng inyong buhok. Ang ikalawang gamot po na pwedeng i-prescribe ay ang finasteride. Isa po itong pill na nakakatulong din sa pagpapalago ng buhok at nakakaiwas sa pagkawala ng buhok. Although ang finasteride po ay hindi currently approved ng FDA para sa female pattern baldness sa mga babae po, may ilang doktor po na nagpre-prescribe nito sa mga babae. Off-label use po ito ha, para sa mga babae. Same din po ng minoxidil, kapag itinigil ang pag-inom ng finasteride, ay babalik ulit yung pagnipis ng buhok. Kailangan nyo po kaagad kumonsulta sa inyong doktor kapag nararanasan nyo ang alinman sa mga sumusunod na ito. Una, kapag bigla po ang panlalagas ng inyong buhok at widespread ito. At kung sobrang bilis pong maputol ng inyong buhok, pwede po itong sintomas ng ibang sakit. Ang ikalawa naman po ay ang panlalagas or pagnipis ng inyong buhok ay may kasamang pangangati, skin irritation, sakit or pain, at iba pang sintomas. Ang ikatlo po, ang panlalagas or pagnipis ng inyong buhok ay nangyari pagkatapos ninyong uminom ng bagong gamot. May bago po kayong prescribed medication. Dahil maaari pong itong panlalagas na ito ng inyong buhok ay side effect ng bagong gamot na iniinom ninyo. Ang ikaapat po is kung gusto ninyong mag-take ng gamot para sa inyong hair loss, lalo na po kung ito ay nakaka-apekto sa inyong emotional health. Para po sa bottom line ng ating Tagalog health tips for today, ang androgenetic alopecia po ay maaaring maapektuhan ang self-esteem ng isang tao at maaari itong magdulot ng anxiety. At ang hair loss na dulot po ng androgenetic alopecia ay usually permanent. Huwag niyo pong kalimutang kumonsulta sa inyong doktor para sa tama at wastong gamutan. Para po sa iba pang Tagalog health tips, paki-like lang po at mag-subscribe sa aming channel. Salamat po sa panonood!